Hey guys, welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ang mainit nga po nating update ngayon ay pumapatungkol po dito sa Tape Inc. na kung saan na wala po, nabulaga sila at naisahan po ng TVJ. So good news po ito para po sa ating lahat. Siyempre, sinusuportahan po natin ang pagkapanalo ng TVJ or praying tayo na mapanalo ng TVJ ang kanila pong ipinaglalaban, kaya naman na isa po itong savage para po sa kanila, double kill, triple kill na savage pa nga. Pahiya po sila sa mga tao eh. Yan po ang mahirap kasi no, sa pinagpipilitan po nila eh, ang dami naman pong testigo, tayo pong mga netizen. Ang history, testigo po yan. Ang itbulaga ay sa TVJ. Ultimo nga po si Mayor Bullet Halsos, sinabi niya na ang itbulaga is TVJ, TVJ is itbulaga. So, kakabigin ba naman nila yon? Ano yon? Wala po silang isang salita. So, napaghahalataan po tuloy sila. Pero bago po natin ipagpatuloy ang kwentuhin mga kaligit na Raycads, nais ko po muna no, na magpasalamat sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa atin. So narito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong kaligit at Raycads na maghahatid sa inyo ng mga latest na balita hinggil po sa TVJ. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakasubscribe, maaari mong pinutin na subscribe button dyan sa bandang baba para maging updated ka. At pakikulimbang na rin ang notification bell para ma-notify ka tuwing may bago po tayong mga videos. And eto nga, simulan po natin ang ating balitaan na hinggil po dito sa latest update sa Tape Bulaga na kung saan nabulaga po sila, no? Pahiya po sila sa maraming tao. Paano ba naman na ay kanila pong ipinagpipilitan na empleyado at hindi po talent lang itong si Miss Jennifer. Kaya anuman ang gawin ni Miss Jennifer ay kanila. So yun yung pinaglalaban nila. Siguro hindi rin nila kayang i-let go ang sugod ba? Ang tawag dito? Yung Lord of the Rings na hango sa Pinoy Henyo and iba pang segments. Hindi rin nila kayang i-let go, kasi kung i-let go nga naman nila yan, eh paano na lang, wala na nga silang maisip na segment, so wala na po silang ipapalabas sa Itbulaga Tape. And dahil po dito sa naisiwalat, pahiya po sa mga tao, itong Tape Inc. or ang mga halushos, na sa pag-aakala po nila, na uma-action lamang ang TVJ, nang walang sapat na pag-aaral sa kanilang mga aksyon. Ang sabi nga po dito mga kaligit na Raycad sa isang article, nabigo ang Tape Inc. na wasakin ang testigo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa inihaing copyright infringement at unfair competition laban sa kumpanya ng mga halushos at sa GMA Network. Yan naman talaga ang balak po nila, ang hindi po banalo. Wasakin po ang testigo ng Tito Vic and Joey para mapahiya po, pero ang nangyari ay sila po ang napahiya at nabulaga. Nabatid na sa hearing sa Marikina Regional Trial Court noong August 31, humarap sa korte si Jennifer, isa sa naghain ng reklamo laban sa Tape at GMA Network. Si Ferre ay dating head ng Creative and Production Operations ng Itbulaga na nakaimbento ng segments sa programa katulad ng Pinoy Henyo, One for All, All for One, Bawal Judgmental at iba pa. So yung One for All pala, nako, taghilid po pala ang kanilang Gisa Gedlin neto. Sigurado po pag naipanalo ito ni Jennifer ay wala silang magagawa kundi i-let go. Hindi po papayag ang TVJ malamang na ganito ang gawin, na kahawig po ng One for All, All for One yung ginagawa nila, na parang pinaltan lang po yung pangalan. At the end of the day, we all know na ang Gisa Gedli po ay hango yan sa One for All, All for One. So ito pa, ipinarehisto ni Ferre sa kanyang pangalan. Ayan, naka-registered. So pahiya sila ngayon. Paano po nila mawawasak ang testigo ng TVJ?
Eh, nakalagay po dito malinaw na malinaw na ipinaregistered sa pangalan. So malamang po kumpirmado yan. Hindi naman po ilalabas yan nang hindi sila sigurado na nakaregistered po yan sa pangalan ni Miss Jennifer. Kaya naman mga tugna ang tuhod ng mga halusos kasi mukhang wala na po silang laban dito. At sa pagpapatuloy nga po, ipinarehistro ni Ferez sa kanyang pangalan ang mga segment na ito sa Bureau of Copyright and Related Rights ng Intellectual Property Office. Ayon kay dating Senate President Vicente Tito Soto III, sinikap ng kampo ng tape na palitawin na empleyado nila si Ferez kaya hindi maaaring angkinin ang copyright ng mga nasabing segment. So dito na nga po lumalabas yung mga binanggit po ni Tito Soto sa kanyang interview na minamanipula po talaga nila ang mga tao. Kaya nagkakaroon sila ng fans kasi marami po ang napapaikot at naluloko ng mga ito. Ayon pa po dito sa article, hindi nakalusot sa mga abogado nila na siraan siya. Ayan, yung abogado mismo ng tape ang naninira pala dito kay Miss Jennifer. So, ano po ito? Suggestion ng lawyer na ganito ang palabasin natin. Kailangan makahanap tayo ng testigo na po pwedeng magdiin dito kay Jennifer. Malamang, yun nga pong lawyer niyan ang magsasuggest. Kaya nga siya yung lawyer para magawa ng paraan kung paano nila ito lulusutan. Ay, nako, sabi pa dito, employee raw at hindi talent. Kaya raw lahat ng invento niya ay tape ang owner, paglalahad ni Soto. Nauna nang humarap sa hearing sina Joey De Leon at Tito Soto bago isinalang si Ferre noong nakaraang Webes. Hinihiling din ng TVJ ang 17.482 milyong danyos sa kumpanya dahil sa pag-ere ng tatlong araw na replay ng EB sa GMA7 ng walang pahintulot mula sa tatlong host. Ang danyos ay ibinase sa 1.824 billion na kita ng tape kada taon or 5.827 million. Grabe, ang laki, no? 5.827 million kada araw. Ang laki po nun. Samantala, narito naman po ang komento ng ilang netizen na mga ka-legit na breakout single po sa mga nakaraang issue na atin pong tinalakay. Mula po kay Miss SNR Sinas. So, shout out. Salute sa creative group ng TVJ. Galing po. Paano nila naisip yan? Si Ellen at Papa Ethan. Ay, si Alan K, di ba? Obvious. Actually, parang pinaghalo nga pong Wally, Bayola, and Alan K. Yung ilong, parang Alan K. Tapos yung shape ng mukha pa kay Kuya Wally. So, napakatalino nga po, no? Si Ma'am Josie po ay si Mayor Jose. Galing, I'm so happy may ganitong palabas. Super henyo ng TVJ Group. Araw-araw, daming natutulungan. Kaya nga no, biruin nyo yon. Yung mga matatalino po na creative group ng TVJ, gusto pong ipatanggal ng tape ink. Tapos, sila naman kapit na kapit sa mga naisip pong idea ng creative ink ng TVJ na gusto nilang tanggalin. Yung totoo. Marami naman kayong pera, pero parang nalilipasan kayo ng gutom dahil dito, no? Sabi pa dito sa komento ni Miss SN Arsenas, dami natutulungan na marami pang bigas ang kakainin ng tape bulaga bago nila maabot ang success ng TVJ. To be honest, hindi na ako nanonood sa GMA except for the news of morning and PM, sinayang ng GMA ang TVJ. Dapat nakialam sila at pinili TVJ than tape. Ngayon si MVP na aarangkada dahil sa TVJ Go TV5. Congrats TVJ. Samantala, ayon naman kay Sir A.D. Mon or Admon de Guzman, a shout out. A blessed and happy Sunday to you, friend. Thank you for always giving us updates about EAT TVJ. More power and God bless you, friend. Still hoping and waiting to get
a glimpse of you, my sweet friend. Even if you wear face mask, that will be okay. So, ayan. Nakakaya po kasi. So, itatanggalin po natin ang face mask. But anyway, thank you so much po sa pagsuporta ninyong lahat sa atin pong munting YouTube channel. And pa-comment na lamang po sa baba para sa inyong mga komento, opinion at sa loobin hinggil sa update natin ngayong araw. And don't forget to click the subscribe button and notification bell din po sa mga bago lang para kayo maging updated sa ating mga susunod pong balita. So yun lang po muna, no, for today, and hanggang sa muli.